Isa na namang magandang umaga para sa bagong taon, Buhay Delivery. Mag-iikot po kami ngayon habang maghahanap po ng mga pinakabagong impormasyon para sa inyo. Tara, samahan nyo kami! Nandito na tayo ngayon sa magbubo ko, pupuntahan ko at kakausapin ko para malaman natin ang kanyang sikreto. At sigurado akong punong-puno rin ito ng impormasyon. Halika, samahan niyo ako. Tulad niyan, paparo niyan. Kasi siyempre iba ang lasa niyan. Hindi iba ang lasa, kaya lang malulugi sila kasi gusto nila pang salad. Salad? Ay, kulang naman yung ano. Laman. Laman. So, hey, papalitan mo lang. Meron pa naman bukas, hindi naman araw-araw makakakuha niyan. O, kaya yung sikreto, kung ilan na magpalugi ka, basta yung customer mo, nabibigyan mo ng maganda. Yun. Hindi naman sirayo, kaya lang napakalupi. Yung order niya, pang salad. Pang salad. Hindi sabaw. Ayun o. Si sir, pinapalitan kapag ganito. Gusto ni sir, ganon. Yung customer talaga, yun ang priority nyo. Kaya sila bumabalik dito. Hindi sila magagala. Hindi na sila araw-araw dito eh. At hindi na ilangan nila ng bukos. Ay, pupunta. Ay ba, yun. Kayo naman, ang sa inyo, hindi ka naman araw-araw magbibigay ng ganon. Oo, hindi naman. Sambahan eh, no? Una naman, hindi naman natin nakikita yung loob. Saka hindi ko rin alam na ganyan ang laman. Oh. Walang pinakamagaling na magbubuko. Na malaman kung ano yung laman. Na merong ganyan. May diferensya. Pero siguro sa 100, dalawa lang ang ganyan. Kaya sa 100, kung ano nakikitahin mo kung dalawa lang ang masisira mo? Oh, napakaliit lang na bagay yan para sa customer. Nababalik at babalik din naman. Oh. Lalo na, buti ito marami. Kung isang piraso, natanggapin mo ba yan? Hindi, nakabili ako ng ganyan eh. Kinayod eh. Baka hindi ko gagawin. Oo, naka-experience ako ng ganito. Bumili akong buo, tapos kinayod. Siyempre, tatayimit ka lang naman. Diba? Eh, hindi mo naman alam. Hindi rin naman niya alam. Yan ang bibigyan niya sa'yo eh. Pero sa inyo, ibang klase eh. Papalitan. Papalitan siya. Papalitan, kailangan palitan. Sir Erwin, kwento mo nga sa amin kung paano yung ganitong negosyo, yung pamamalakad nito. Ito na at kung ilang taon mo na ginagawa ito? Sa una, mahirap kasi maaga kang gigising. Dahil buo ng buko. Kasi kapag ka tinanghali ka ng gigising, pinakapangit na yun sa'yo. Wala na. Pinagpilian na. Ah, ganun pala yun. Ibig sabihin, araw-araw rin siya pinamamalito. Dati, hindi ka araw-araw din. Dati, pero ngayon, nagpapamagtak na ako ng tarik. Ayan, tulad niya, sir. Magpanganong lahat ng mga yan. Kanaw yung magbubukod yung sila ng sarili nila. Ay, pwede. Paano yung blender? Pero sir, paano mo naisip magtayo ng ganitong negosyo? Nasa dami ng negosyo, ito yung naisip mo? Kasi ito, marami kasi nagme-maintain ito. Hindi mo kailangan humanap ng customer. Marami naghahanap ito sa araw-araw. Kasi sa mga kinakain natin, uso ang UTI dahil puro mga chemical na yung laman ng pagkain natin. Ito, healthy siya. Oo. Pero siyempre, ang daming ano eh, maga, buko doon. Bukod sa kabila, bakit ano, bakit dito talaga pumili yung tao? Ano yung sikreto doon na nabibigay mo sa customer mo
Bakit dito sila bumibili? Sabi ko, mungkin na, kapag meron kasing pagkakataon na nabiyak na, tapos, asin ngayon, siyempre, magalang kalaman, magalagan. Ngayon, yung iba, naibibenta pa nila ulit. Ayaw nila magpalugi ng ilang piraso. So, ibig sabihin, pag maasin, sira na. Sira yun. Kasi nakakasamba rin ako nun eh. Bibili ka, yung iba ang lasa. Kasi ribo ko pag sinainin mo, talagang manamis namin siya pag bago eh. Pero, sir, dito sir, ano yung mga maasahan namin na servisyo nyo? Pag bumili kami dito, bago kayo mag-negosyo nito ng buko, ano yung tatrabaho pa kayo? Driver ako ng bus dati. Driver ng bus? Oo. 15 years ako nagmaneho ng bus. Ng bus, bago kayo nag-negosyo nito. Oo. Napakalayo. Oo. Ano yun? Basta na lang kayo nag-isip na magtayo ng negosyo na ganito, na samantala yung bus, aircon yan, di ba? Oo. Pabiyadaya ka lang doon, paupo-upo lang, sulid yung nakita mo, lagpas minimum din. Paano yung, paano na isip yung maglipat ka ng negosyo na ganito na tingin ng iba, di ba, napakarami, parang walang pera. Pero kasi ako napunta ang lugar na sa Marco, naki-birthday kami. Nakita ko, magandang torero, parang yung isang tao na ito, pero kapag namuhulog ng pera natin kagano. Ngayon, na-curious ako, tinanong ko siya, ano hanap mo? Pag-ubo ko. Sabi niya, ganun ba? Okay ba kitahan niya? Oo naman. Kaya lang, marami ka lang dito. Baka nga mga mas malaki pa kinikita ko sa'yo eh. Oo. Okay mo? Oo. Hindi pa rin kami ang pagkita, pero hindi pa kababa ng 1.5 ang kinikitahin mo dyan. Lalo na pagka marami ka ng customer. Paano ka naman maraming customer? Maging tapat ka lang sa kanila. Yun lang. Sapat na para maraming maging okay kang marami. So, ibig sabihin, doon kayo na-inspire sa kaibigan nyo? Oo. Paano yun? Ura-urada? Nagtayo kayo ng ganito? Nagsimula ako ng bisikleta muna. Bisikleta? Tapos, dinesting ko magsindang mag-isa. Nagliba ko doon sa trabaho ko. Iniwan mo yung pagtagpagman nyo sa malamig na lugar, pumunta ka sa napakainit na lugar. Oo. Tapos, unang araw, kailangan ko 300 pesos pa. Pero, dinesting ko kasi hindi pa nga ako marunong. Kahit naman nung tabas ako, nung hindi pa ako marunong, hindi pa ako nakikita ng ganong kalaki. Hanggang sa araw-araw, wala, nadagdagan, 600, naging 1,000, naging hanggang kumita na ako, lalo na nung mga December, isang araw, 14,000. Yun, hindi ko na siya binitawan. Hanggang ngayon. So, ilang taon na to yung pagbubo ko na sir? Pwede bang bigyan mo ako ng experience, so yung mga nanonood na makita nila na pwede kanilang gayahin, magbigay ka ng experience na masabi na ito na yung experience na lalagpasan ko, na ito yung naging, dito ako naging okay. Anong klaseng experience yun? Dito dito magkakaan ng pera, hindi ka kakapito, puhunan mo lang dito katawan. Pagod. Kasi kapag ka, dito naman sa Manila, nagugutom lang yung tamad. Yun.
Wala akong nakita rito sa Manila na nagutom na masipag. Tamad lang pala ang nagugutom. Mm. So, ibig sabihin, nasa tao na yon. Kung gusto mo magutom, hindi ba? Pero sir, ano yung pagkakataon sir na habang pag-uwi mo dito, pahay nga sa bahay, naisip mo ba na magpalit ng negosyo? Maaari, magdagdag ako, pero hindi ko ahusin to. Marami pa tayong pwede maging negosyo. Mukha lang malistik man. Pero sir, sa daming taon, ano nang benepisyo na kuha mo dito? At saka, ilang card kung mayroon ka ng ganito? Meron ako tatlong tricycle. Tatlong tricycle? Meron ako tatlong sidejack na ipadyak. So, tatlong bulianing? Patayin na rin ako ng dalawang pintong apartment. Oh, tapos meron akong second home na lumang L300. So, sa pagbubuo ko, doon ko lahat pinoy. Ang sabi nila pagbubuo, parang walang pera eh, di ba? Madumi ka na, wala ka pang pera. Pero sa inyo, nakapagpatayo ko ng apartment, nakabili ko nito sa kyan, paano, pwede ba ikwento niyo sa amin kung paano nangyari yon at paano niyo nagawa yon? Dito, sa itang araw, ginagastos namin, kinukuha namin doon sa palamig. Palamig? Yan, yung sa malamig. Tapos yung mga tubo ko lang ito, iniipon namin ito. Hindi namin ginagastos. Emergency lang ang magiging dahilan para mabawasan. Pero kung di emergency, mangungutang ako, hindi ko babawasan yung naipon ko. Ang galing nyo, sir. Nakabili kayo ng mga property dito lang sa pagbubuo nyo na ang pinin ng tao, napakaliit na trabaho, pero nagawa nyo ito. Pinto nyo sa amin, paano nyo nagawa yun? Tagan mo na, tapos huwag mo kakaluan ng ano-anong bisyo. Huwag ka masyadong pag-upstay. Pakit na natin mga pinipinian. Pagka kumita ng tiyambang medyo malaki, good time dito, good time doon. Yun. Ako, pagkatapos ko magsinda, kakain lang ako, matutulog na ako. Bukas na naman, maghahanap buhay ako. Yun. Pero sir, siyempre, ito mainit, di ba? Mainit dito, madumi kang tingnan. Yung pagdadrive niyo ba, sumabi sa isip niyo minsan na ilagay ko lang yung tao ko doon, ay dito sa pagbubuo ko, doon ako magdadrive na lang ako sa bus. Ay. Tumagi sa akin yung magmula nung kumita na ako mga ayaw. Kasi masyado magulo sa EDSA, masyado magulo sa kalsada. Ito, wala kang boss, ikaw ang boss. Bakit ka pa mga nabuhan? Kung meron ka naman sarili. Ayun sir, ano na lang sir, ano sir yung mabibigay nyo na payo sa mga tao na tulad ko, na nakita kayo at siguradong may makapanood sa inyo na ma-inspire sila sa'yo, gayahin ka, ano yung masasabi mo sa kanila na pwede nilang gawin o tips na pwede nilang gayahin sa inyo? Di ba gatsyaga, sabi nga ni Manny Villar, huwag yung komo maliit kayo tignan, iiwasan nyo, atin nyo mga opportunity na baka matento kayo. Samahan nyo ng konting diskarte. Tapos, huwag kayong maging tapat kayo sa mga customer. Yun lang. Sir, bilang isang negosyante, dahil napabilang na kayo sa isa sa pinakamagaling, ano sir, yung mabibigay nyo na tips para doon sa mga balak magtayo ng negosyo? Huwag kayong panghinaan sa agad sa umpisa. Matalo kayo, talagang ganun, natural yun. Pero, diretso pa rin kayo, kasi konti man lang kita yung topic ha, okay lang yun. Darating at darating yung araw, dadami rin yan. Hindi naman kagaya ng loto na pagkatumaya ka, pagkatumama ka, boom! Panalo ulit, diba? Na. Hindi na rin yun agad. Step by step. Magtyaga ka,
Huwag kang panghinaan ng loob. Lagi kang positive dapat yung isip mo. O, yan ha. Ang akala nyo, ang pagbubuo ko marumi, maliit ang kita, pero si sir, ang dami niya nakuha. Kaya si Pagtsaga lang talaga.